naging dahilan ang pandemya sa paghirap ng bawat individual. Ngunit sa usapin ng kalusugang pangkaisipan, paano nito naaapektuhan ang isang estudyante? Magandang araw, Irans! Isang panibagong diskusyon na naman ang ating mapakikinggan ngayong araw na pinamagatang Students, Oks pa ba kayo? Bibigyan din ito ang mga nararanasan ng mga mag-aaral sa online class. Mukhang malawak-lawak na usapan ito ah. Pero bago ang lahat, Oks ka pa ba, Kate? Kasi kung ako ang tatanungin, na-excite ako dahil fourth quarter na at matatapos na rin ang ating school year. Mabuti naman ang aking lagay at tama ka dyan, konting push na lang at magbabakasyon na. Siguradong inaabangan ito ng lahat. Ngunit huwag na rin nating paghintayin pa ang ating mga tagapakinig at magsimula na tayo. Ako nga pala si Charlene Kate Kumayat. Ako si Marcus Marian Bautista. Ako si Pauline Cabarles. Ako si Ralph Kevin Florendo. Ako si Jomar Daniel Gonzalez. Ako naman si Mark Angela Rico at kami ang makakasama ninyo sa podcast na ito. Mainit-init ang ating usapan ngayong araw. Bago tayo magsimula, ano ba ang tinatawag nating mental health? Bali ito ay mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan. Ang mental health ay isang estado ng kagalingan na kung saan napapagtanto ng isang individual ang kanyang sariling mga kakayahan, pagkilos sa paraang produktibo, at nagagawang magbigay ng kontribusyon sa kanyang komunidad. Naiimpluwensyahan din ito ang ating emosyonal at panlipunang kagalingan. Bukod doon, may epekto ito sa ating pag-iisip at pagkilos. Isipin niyo na lang kung ano mga pwedeng kahinatnan kapag bumalya tayong pangalagaan yung kalusugang pangkaisipan natin. Pwede itong magbunga sa saglit hanggang pamatagalang epekto sa tao kaya dapat batid natin ang halaga nito sa bawat yugto ng buhay. Ngayong pandemya, syempre nasa new normal nga tayo. Marami yung naaapektuhan at tayong mga estudyante ang isa sa mga pinakanahirapang mag-adjust. Pansin mo rin ba, kapag nagbubukas tayo ng social media accounts, kaliwat kanan yung mga post tungkol sa mga kailangan danasin ng mga mag-aaral, makapasa lang. Lalo na yung mga nasa kolehiyo na mas kailangan talagang tutukan. Kaya nga eh, may nakita pa ako na nagsasabing halos wala na talaga silang natututuhan. Yung iba, module lang talaga ang basehan habang yung ilan naman natuturuan ng mga guro ngunit isang beses kada subject lang sa isang linggo. Tulad ng sa atin, diba? Pero ayun na nga, alam natin na yung pinakaugat nito ay yung transition ng face-to-face classes sa online learning. Siyempre, kakailanganin ng load tapos gadgets ay hindi naman lahat ay may kakayahang matustusan yun. Dagdag mo pa yung ingay sa paligid kaya minsan mahirap makapag-focus. Sa totoo lang, pansin ko din to sa ating magkakaklase eh. Katulad na nga ng iba na hindi na nakakapasok at gumagawa ng mga takdang aralin, makikita mo talaga na may nagbago. Nakakalungkot lang sa tuwing naiisip ko kung gaano sila ka-aktibo noong face-to-face classes. Yung iba nga ngayon mahirap na rin makontakt. Sa sinabi mo tungkol sa mahirap silang makontakt, nangyari na sa akin yun ang ilang beses sa mga pangkatang gawain. Meron at meron talagang hindi masyado nakikipag-ugnayan kasi offline lagi. Nakakabahala dahil grades mo rin yung nakasalalay pero sa kabilang banda, hindi ka rin naman pwedeng magalit agad kasi baka load o gadget yung dahilan. Wala naman tayong magagawa kung ganun, hindi na natin yun kontrolado. Pero dahil parehas naman tayo mag-aaral, malamang hindi tayo ligtas sa mga naging hirap na dala ng nasabing setup. Ikaw ba, Marcus? Magbahagi ka naman ng mga naranasan mo, pati na rin yung mga naging epekto nito sa'yo. Uy, sobra din yung hirap na dinanas ko noon. Kahit ngayon pa rin naman, may kaunting adjustments akong ginagawa. Pero mas malala noong nagsimula yung virtual class. Ni hindi na nga ako makatulog ng maayos, kahit nasabihin nating nasa bahay tayo 24 oras. Tapos nalilipasan na rin ako ng gutom kadalasan, hanggang sa malimutan ko ng kumain, tapos hindi ko na din namamalayan na sobrang unhealthy na ng katawan ko. Kung tutuusin nga, hindi maayos yung body clock ko ngayon eh. Ikaw ba? Alam mo, halos pareho lang tayo kasi naranasan ko rin lahat yan. Pero yung pinakamalala na nangyari sa akin ay yung pagbe-breakdown. Yung wala ka pang nasisimulan pero maiiyak ka na kasi wala kang maintindihan sa lesson. Tapos maiisip mo na hindi mo rin pwedeng unahin yung pag-iyak kasi kailangan natin sumagot ng napakaraming modules. Hindi lang din kasi pag-aaral yung mabigat. Dagdag pa yung ibang responsibilidad tulad ng mga gawaing bahay. Minsan nga,
Napapagtanto ko na umiikot na lang yung buong araw ko sa paggawa ng mga obligasyon. Hindi na ako nakakapaglibang. Hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin talaga. Grabe yan, no? Sa sobrang daming gawain, wala ka na talagang oras para intindihin kung ano yung nararamdaman mo. Lalo na malabas yung emosyon mo. Kung araw-araw mo ba naman kasi mararanasan yan, maaapektuhan talaga mental health mo. Madedrain ka talaga. Kung tutuusin, medyo swerte pa nga tayo eh. Kasi yung mga ibang estudyante, kulang talaga sa gamit. Lalo na sa gadget at maayos na internet. Kahit pa may binibigay na modules, hindi pa rin ito sapat dahil may mga kulang dito na dapat talagang pag-aralan. Nakakalungkot pero totoo yan. Kahit may modules na tayong mga binabasa, sobrang limitado pa rin yung mga eksplanasyon ng mga paksa. Nga pala, naranasan mo na bang magkwento sa isang tao tungkol sa mental health mo, pero anong nangyari, nasaktan o nadismaya ka lang sa payo na natanggap mo? Ako kasi, nasabihan na ako na ayos lang yan, itulog mo na lang. Eh syempre, hindi naman ganun kadali yun. Tsaka kaya nga ako nagkukwento kasi hindi ayos yung kalagayan ko. Hindi naman siguro nila kasalanan magsabi ng ganun, lalo na kung may motibo silang pagaan yung loob mo at tulungan ka. Pero toxic positivity yata ang tawag sa pahayag na yun at hindi siya dapat ugaliin. Sa akin naman, hindi ko damay yung napagsabihan ko. Pakiramdam ko wala siyang pahay kasi puro tawa lang yung natanggap ko. Akala niya yata para nakikipagbiroan lang ako. Tapos meron pa, hindi ko alam kung sa parte ko lang to o ano, pero nararamdaman ko rin minsan na naiistorbo ko yung mga kinikwentuhan ko, na baka wala naman silang interes at naiirita na. Kapag ganun, nakakaramdam ako na nai-invalidate yung saloobin ko. Lahat ng nabanggit ay ang mga rason kung bakit natin ginagawa ang podcast na ito. Importante kasing pag-usapan ang ganitong mga problema. Kahit hindi tayo makapagbigay ng pangunahing solusyon sa mga estudyante, ang simpleng pagbubukas sa paksang ito ay makatutulong para gumaan yung loob nila kahit papano at upang maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Marami rin kasing hindi makapag-open up sa kanilang mga magulang tungkol sa mga gantong usapan. Hindi naman lahat ay malapit sa kanilang pamilya. Minsan pa nga, dito pa sila nakakatanggap ng mga masasakit na salita eh. Alam mo, Kate, natutuwa ako kasi ito yung paksa natin ngayon. Swak na swak sa ating mga estudyante at makaka-relate sila dito. Siya nga pala, kung tatanungin ako, pabor ako na mag-face-to-face na. Iba pa rin kasi yung nabibigay na itong kaalaman sa atin. Ito, sa totoo lang, mas attentive ako noon kasi wala ka talagang kawala sa mga recitations, di ba? Dagdag mo na yung mga asaran yung magkakaklase. Nakakawala talaga ng pagod. Oo nga eh. Parang gusto ko na rin munang mabago yung environment ko kasi nga araw-araw screen lang yung katapat natin. Tsaka kung iisipin mo, di ba? 6 na taon lang yung pagiging high school. Ayoko namang ipagpalit yung karanasan na mabibigay nun kumpara sa ganitong setup. Teka, pag-usapan naman natin yung magagandang dulot ng new normal sa mga mag-aaral. Simulan na natin sa pinaka-common, yung pagiging mas malapit natin sa ating mga pamilya. Alam ko hindi ganito yung kaso para sa lahat, pero nangyayari pa rin ito. Halimbawa ay ako mismo, mas nakakahalubilo ko yung mga magulang at mga kapatid ko, pati na rin sa pagkakaroon ng mga kaibigan o online friends ba. Kasi nga halos sa online na nagaganap ang mga interaction ng mga tao. Ang una naman pumasok sa isip ko at siguro ay dapat mabatid ng lahat, ay may nakapaloob pa rin ng mga makabuluhang karanasan at kaalaman sa mga hamong nararanasan natin. Mas natuto tayo kung paano maging better at mag-grow bilang isang tao. Kumbaga, sadyang may mga bagay lang talagang kailangan nating danasin para matutuhan. Upang mas maging malinaw, tinutukoy ko yung mga bagong realisasyon, pananaw, pagpapahalaga, at pati na rin yung pagkakaroon ng mga layunin sa buhay. Hanggang dito na lang muna kami. Sa ngayon, ipagpapatuloy ni Lapao at Jomar ang susunod na bahagi ng aming podcast. Tunay nga na impormatibo ang tinalakay ng ating mga kasama tagapagsalita kanina. Kaya ngayon, at tinatalakayin at mas pagtuunan ng pansin ang karanasan ng ibang tao tungkol dito. Alam nyo ba, maraming karanasan ang nararamdaman ng bawat tao. Mayroong masaya, nakakaiyak, at mga nakakalungkot na pinagdadaanan.
Ramdam mo rin ba na napakaraming nakapanlulumong naranasan ang mga estudyante simula na magka-pandemya? Pansin ko rin, may nagsabi sa akin na isang kaklase tungkol sa karanasan niya noong nagkaroon siya ng problema sa mental health niya. Mas lalo raw lumala ito noong nagsimula ang pandemya. Naranasan niyang mawala ng gana at para wala na siyang natatapos na mga gawain sa loob ng bahay at sa klase. Pakiramdam pa nga niya, sobrang pagod siya kahit wala siyang ginagawa. Ay, narinig ko rin yan. Yun ba yung parang nag-iisa lang sila? Na parang walang pwede pagsabihin ng problema, kaya pakiramdam nila ay naipon lahat. At hanggang sa pagtulog, nadadala nila to? Oo, kaya karaniwan talaga kapag may problema ang isang tao sa kanyang pag-iisip at emosyon ay tahimik ito. Umaabot pa nga sila sa puntong hindi na nila nagagampanan ang kanilang mga tungkulin ng maayos. Kasi nga, umaapaw na ang kanilang mga suliranin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sa loob na mahigit 2 taon, ang paksa ng mental na kalusugan na mamag-aaral ay hindi gaano seryosong usapan para sa iba. Ngunit tandaan pa rin na hindi nakakahiyang aminin na kailangan mo ng tulong ng isang psychologist o kahit ng isang psychiatrist. Sa kabutihang palad, napapansin ko naman na parang nagbabago na yung pagtingin ng ibang tao tungkol sa isyong ito. Sa kasalukuyan nga, ang kalusugang pangkaisipan ay lalong nakikilala at ang estima sa paligid nito ay unting-unting nawawala. Tama, lalong nagiging bukas ang isipan ng mga tao. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala ang mga stereotypes at stigma na ating naririnig sa paksang ito. Una na dyan ay yung pagtawag sa mga estudyante na maarte o OA tuwing naglalabas sila ng saloobin. Dapat daw hindi ma-stress ng sobra dahil nag-aaral pa lang naman at hindi pa nagtatrabaho. Sobrang mali nga yan. May karapatan pa rin tayong mapagod dahil hindi naman tayo robots. Bilang karagdagan, ang mga mag-aaral na kagaya natin ngayon ay madalas na tumangging aminin na sila ay dumaranas ng isang karamdaman o naghahangad ng tulong dahil baka mahusgahan lang sila. Pero hindi naman pwedeng habang buhay na ganito ang nararanasan ng isang estudyante, di ba? Alam mo, may nabasa nga akong isang artikulo tungkol dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Ang katotohanan nga raw tungkol sa sitwasyon ng mga mag-aaral na pagkabalisa, depresyon, at pagpapalipas ng pagkain ay halos nagiging pangkaraniwan na lang. Ay oo, nangyayari nga sa akin yan eh. Yung pagiging sobrang stress natin mula sa mga pagsusulit. Tapos sunod-sunod pa yung pagbibigay kaya minsan wala na akong tulog at kain. Maipasa ko lang lahat. Sa tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit ko nararamdaman yun ay dahil sa peer pressure at responsibilidad sa pamilya. Yung tipong dapat mataas lahat ng marka mo at mahusay ka lagi. Kasi kung hindi, matidismaya sila. Sobrang laki talaga ng epekto ng pamilya at mga kaibigan natin pagdating sa mental health. Lalo na at high school pa lang tayo. Parang may expectation na dapat lagi nating maabot, ganun. Paano pa kaya kung sa kolehiyo, baka mangmukha na tayong zombie ng sahona ng tulog? Ay, teka. Bigla ko naalala yung masamang karanasan ng pinsan ko. Sa sobrang gusto niya mapasa lahat sa tamang oras yung mga aktibidad nila, hindi siya sumama sa outing ng pamilya para lang matapos yung takdang arilin. Nakakalungkot lang isipin na minsan nagiging hadlang na ito para gawin ang mga gusto natin. Gusto ko lang din pala banggitin na ang hirap kapag ganito ang tingin ng mga tao, particular na sa aming mga kalalakihan. Karamihan kasi sa mga estudyanteng lalaki ay nahihiyang maglabas ng saloobin dahil nga ang tingin sa amin ay laging malakas. Minsan pa nga noong nagkwento ko, nakutya pa ako eh. Ang drama ko raw para sa isang lalaki. Nakakalungkot nga talaga yan, Jomar. Ngunit ating itatak sa isip na marami pa rin ang nabibigo sa pag-alala na alagaan ng kanilang isipan. Nais po namin kayong paalalahanan na kumain ng mabuti at mag-ehersisyo. Minsan ay nagmamalasakit tayo sa ating mga katawan, ngunit nakalimutan nating pangalagaan ang mismong kaluluwa. Napakahalaga sa ating mga estudyante maglaan ng ilang oras paminsan-minsan para makapagpahinga rin naman tayo. Ang mga issue sa pag-iisip ay maaaring mangyari kahit kanino, mapamatanda, bata, lalaki o babae. Sa katunayan, isa sa mga general facts tungkol sa mental health ay karaniwang mga bata o estudyante pa ang madalas na nakararanas ng problema. Kahit ang edad na 14 taong gulang ay maaari na magsimula sa pagpapakita ng mga sintomas, kaya dapat natin panatiliin bukas ang ating mga mata para sa mga senyales. Ito man ay mula sa iyo o sa mga nakapaligid sa iyong tao at marapat lang na kumilos bago pa man lumaki ang problema. Maging mapag-unawang tao sa lahat ng oras dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga mag-aral. Isa pa,
Ang lahat ng ito ay hindi indikasyon ng kahinaan. Upang mas malaman pa kung ano ang mga dapat gawin kung isa ka sa mga nakararanas ng aming mga tinalakay, narito sila Rico at Ralph upang pagtuunan ng pansin ang iba pang anggulo ng ating paksa. O Rico, kamusta anak? Ito, okay lang naman. Ikaw ba? Marami-raming modules na sinasagutan, pero ayos lang din naman. Buti naman kung ganun. Kasi sa panahon natin ngayon kung saan may nananatiling pandemya, karamihan sa mga estudyante ay wala sa mabuting kalagayan. At ang iba pa nga ay dumaranas ng karamdamang pangkaisiban gaya na lamang ng depresyon at pagkabalisa. Alam mo ba na ang senyales na yan ay nagpapakita ng isang tao ay mentally unstable? At ito ay may hindi magandang epekto para sa lahat na nakaranas at makaranas nito. Tama ka dyan, Ralph. Ayon sa mga pag-aaral na aking nasaliksik sa internet, ang isa sa mga epekto nito sa mga estudyante ay ang biglaang paglayo nila sa mga taong nakapaligid sa kanila, na kung saan ay mas pinipili nilang mapag-isa at sarilinin ang lahat ng kanilang pinagdadaanan kaysa humingi ng tulong at suporta sa iba. Pati na rin ang pagkakaroon ng pananaw na pwede silang saktan, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Gayun din ang pagbabago ng kanilang mood at personalidad, na kung saan ay mas madalas silang naaramdam ng galit, takot, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Naalala ko tuloy bigla yung mga nababalitang mga estudyanteng pinipiling wakasan yung buhay nila dahil sa hirap ng online class. Isa siguro sa mga rason kung bakit nila nagawa yun ay dahil nga sa nasabi ko. Hindi sapat yung tulong o suporta na nakukuha nila sa iba. Nakakabahala naman yun. Grabe stress na yung iniinda nila kaya umaantong sila sa ganung solusyon. Pero ikaw ba? Narasan mo na bang merong humingi ng payo o tulong sa iyo? Dahil sa hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin? Oo naman, lalo na yung mga kaibigan ko nag-aaral din ngayong online class. Iba at ibang mga problema na rin yung mga narinig ko. Pero pinakamadalas ay yung tambak na daw sila ng gawain. Tapos, hindi sila mapagsimula kasi hindi nila maintindihan yung lesson. Naranasan ko rin yan. Sa totoo lang, nahihirapan ako magbigay ng tugon kasi hindi ako magaling magpayo. Hindi ko alam sasabihin kapag ganun. Tsaka, kailangan din nating isaisip na may iba't ibang level tayo ng pagiging sensitibo pagdating sa emosyon. At maaaring isang maling salita mo lamang ay masaktan sila ng sobra. Kung ganun, ano ba ang mga dapat nating gawin kung saan namang maranasin natin ang sitwasyon ito? Isa sa pinakamagandang gawin ay ang pakikinig sa kanila. Minsan kasi, hindi naman sila naghahangad ng payo. Kailangan lang nilang maramdaman na hindi sila nag-iisa at mayroon silang masasandalan. Dagdag pa dyan, huwag mong i-invalidate yung kwento nila. Halimbawa nito ay ang pagsasabi ng ayos lang yan o kaya naman ang pagkukumpara ng mga karanasan tulad ng ako nga, mas malala pa yung naranasan kaysa sa sinabi mo eh. Dahil lang sa tingin mo ay mababaw ito. Tandaan na hindi tayo pare-pareho ng pananaw. Ganun pa lang dapat gawin. Maraming salamat sa mga payo mo. Dahil dito ay mas nalilawan ako sa mga dapat kong gawin kung saan mapunta man ako sa ganitong sitwasyon. Pero syempre, huwag naman sana. Ngunit, paano naman kung ikaw mismo yung nakaranas ng problema dahil sa online class? Ano ang mga dapat mong gawin? Itatak dapat nating mga estudyante sa ating mga isip na maraming solusyon. Kaya huwag ka agad hahantong sa pananakit sa inyong sarili o sa pagwawakas ng inyong buhay. Una dito ay kahit maraming kailangan sagutan na modules, ang pagtulog at pagkain ng maayos ay gawing prioridad. Hindi masama ang pagpapahinga kung ikaw ay pagod na. Pangalawa, yung paghingi ng tulong sa pamilya o mga kaibigan dahil hindi naman natin kailangan problemahin mag-isa yung bigat na dala ng bagong setup. Pangatlo, i-manage ng maayos ang oras para maiwasang matambakan ng mga gawain. At panghuli, mag-ehersisyo, maglaro kahit saglit lang upang malibang naman ang isipan mo at hindi puro stress ng online class ang indahin. Grabe Rico, marami-rami yun na. Ngunit salamat, dahil ito ay napakalaking tulong hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ngayong panahon ng pandemya, hindi mo rin talaga maiwasang mag-overthink. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa bukas o sa inaarap. Kaya yung mga napag-usapan namin ay baunin nyo sana sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil makakatulong ito sa maliit man o sa malaking paraan. Malay nyo, kayo mismo nakikinig ay dumaranas nito. Kaya sana ay nabigyan namin kayo ng ideya sa isyong ito. Hindi man madali pero kailangan nating lumaban. Mabigat man sa pakiramdam ay sigurado kaming malalampasan din natin ito. At higit sa lahat, hindi ikaw ang problema.
ang mga tao makitid ang pag-iisip ang may sala. Kasabay ng pagbuka ng bibig ay ang pagmulat ng mata sa mga paghihirap na dinaranas ng mga estudyante sa kamay ng mga mangmang ang paniniwala. Sa utak na may kritikal na pag-iisip at sa mga tengang marunong makinig, makakamit natin ang karapat-dapat na kalagayan ng mga mag-aaral na dumaranas ng hamon ng pandemya sa kalusugang pangkaisipan. O siya, mahaba-haba na rin yun. Narito sila Kate at Jomar para sa recap. Sa podcast na ito, napili namin pag-usapan na ang mga estudyante ay isa sa mga pinaka-naapektuhan ng pandemya. Naharap sila sa hindi pamilyar na transisyon at mga personal na responsibilidad kaya naman lubos na nakaapekto sa kanika nilang mga mental na kalusugan. Nabanggit namin na ang gadget, load, limitadong pinagmumulan ng mga paksa at maingay na paligid ang ilan sa mga iniinda na mga mag-aaral pati na rin ang kanilang mga naranasan dahil sa mga kakulangang ito. Pagdating naman sa stereotypes, hindi tamang sabihan na maarte o kaya naman OA ang isang tao dahil lang sa tingin mo ay mababaw ang kanilang pinagdadaanan kasi hindi naman tayo pare-pareho. Mali rin ang pangungutya sa mga kaklase nating lalaki kapag sila ay nagiging emosyonal dahil tao lang rin naman sila. Ang ilan sa mga pinaka-epekto na nararanasan ng mga estudyante ay ang pagpiling sarilihin ang kanilang mga pinagdadaanan, pagbabago ng personalidad at mood, habang ang iba ay dumating na sa puntong pagwawakas ng kanilang buhay. Kaya naman, tandaan na huwag matakot humingi ng tulong sa mga kaibigan, sa kahit sinong miyembro ng pamilya o sa mga physiologist. Bukod doon, ang pagkain at pagtulog ng maayos, matalinong paggamit sa oras, at paglilibang ay ilan sa mga hakbang na makatutulong upang malampasan ang balakid ng pandemya at online class. Kung sakali namang may humihingi sa iyo ng tulong, iwasan ang toxic positivity at makinig na lang sa kanilang mga sinasabi upang hindi sila makaramdam ng pag-i-invalidate at malaman nilang may masasandalan sila. Tiunting lumalawak ang isipan ng bawat tao sa isyong pangkalusugang isipan simula nang kumalat ang pandemya. Ngunit gaya ng nabanggit kanina, marami pa rin ang stereotypes na umaalingasaw at ang isyong ito ay katatawanan o mababaw pa rin sa karamihan. Hindi ba dapat magsilbi na itong hudyat upang gumawa ng aksyon? Aksyong makapagpapabago sa sirkulasyon ng maling pananaw ng mga tao. Maging bukas sana ang isip natin sa isyong ito dahil ang hirap ng isang estudyante sa gitna ng malawakang pagkakahawa-hawa ng sakit ay hindi mo mayahalin tulad sa kahit anong pagdurusa. At sa mga kapwa ko estudyante na pilit pa rin kumakapit sa gitna ng mga nararanasan natin dulot ng pandemya at ng mental nating kalusugan, tandaan na ang unang solusyon sa pagresolba nito ay ang pagkilala sa ating kasalukuyang sitwasyon. Minsan sa buhay, napupunta talaga tayo sa mga sitwasyong hindi na natin kontrolado. Hindi ito nangangahulugan na sumasang-ayon ka na sa sitwasyon, sumusuko ka na o hindi ito masakit para sa iyo. Gayunpaman, sa pamamagitan na pagtanggap na ito ay kung ano ito, binibigyan mo ang problema na mas kaunting kapangyarihan kaysa sa iyo. Kaya maaari ka na magpatuloy muli. Pwede ka nang gumawa ng mga aktual na aksyon na magsisilbi pinakasolusyon sa iyong mga kinakaharap. Para sa iyong unang hakbang, mangyaring pakisagutan ang survey na inihanda namin pagkatapos ng podcast na ito. Naglalaman ito ng mga tanong at gawain na maaaring makatulong sa pagkilala ng iyong kalagayan. Sobrang na-enjoy ko yung topic natin. Ang dami talaga mga nabuksan na dapat talaga ipag-usapan, di ba? At muli, marami salamat sa inyong pakikinig sa episode na ito. Oo, ako rin talaga. Sana ay marami kayong natutunan at kahit papaano, inapagaan namin ang inyong mga loob, lalo na ang mga kapwa namin estudyante. Naway muli namin kayo makasama sa ating susunod na diskusyon dahil marami pa ang kapanapanabik na paksa ang nakaabang sa atin. Kita-kits ulit sa susunod na Lunes. Lalo namin namang itatampok ang tungkol sa pangarap na inaasam ng mga estudyante. Hanggang sa muli, maraming salamat.